Balik na naman tayo sa isa nating project. Parang basa ba oh. Malapit na mapuno. 12 foot acacia live edge. Dadalhin ko muna kayo sa beach. Dahil bawal mag-beach ngayon. Parang basa pa, no? Pag hinuipo mo yan, wala yan. Yeah, ang linaw. Mas malinaw pa sa jowa nyo. Ah, mas malinaw pa sa pangako ng mga jowa nyo. Ano, Mards? Yan, checking. Baka walang magpatong dyan. So, 2 days na to. Baka hindi pa to. Che-check kami ng mga insekto. Yan, merong isang teka, focus. Yung mga focus. Oh. Ang langaw, ay ano, nag-swimming sa loob. Kung mga ganito, pwede nyo lagyan ng kulambo. Kung may mga kulambo kayo sa bahay. Isang busa lang. Yan ay pwede na yan. Konting pebbles. Kung gusto nyong tumamis yung pagsasama nyo, lagyan nyo ng asukal. Kaya may asukal yan. May false pa yan na effect. Gusto nyong maging maalat, pwedeng asin yung ilagay mo. Diba? Mga ka-fate. Okay. Nasa ilalim na po yung design niyan. So malapit na siya mag-level. Okay. Ganda ng kahoy na to. Ano itong yellowish kaya? Saan ba yan? Okay. Marami pang kasunod. Okay. Ito yung mga ganitong kahoy. Pwede pa yan. Pwede pa yan sa cabinet nyo. Kung manipis. Lagyan pa rin ng resin yan. Yan, meron pa isa dito na bulok din na acacia. Isang puno lang to. Okay, kahoy ng... So, ito yung first pour of the day. Okay. Unang halo namin. This is equivalent to 6 liters. 2:1 ratio casting resin.
So, as mentioned on our previous na blog, it is important to know the right kind of reason para sa mga projects niyo. Always try to check yung TDS, technical data sheet. Inuulit ko. Para tama yung reason na magamit nyo. Dami kasing klase ng reason eh. Okay. So, nagbuhos kami ngayon. Yan, slowly. Ay, gumagapang pa. Clear epoxy resin natin. So, gaya dito, open space, pwede kayong bumili ng kulambo. Ayun, nag-dive na naman ang mga langaw. Gustong gusto nila mag-swimming sa mga beach na ganyan eh. Kala kasi nila totoong beach yan. Ayan. Dalawa, tatlo. Oh. Diba? Ito pa isa. Apat. So, itong buhos namin ngayon, nasa 6 liters. So, tingnan ko pa kung hanggang saan yung flow niya bago kami magdagdag ulit. Ng pangalawang batch. So, hindi kasi kami yung totally nag-prepare ng wood. So, tinatansya pa namin yung level niya bago kami magbawa sa part na sadyang mataas talaga. So, ayan. Hanap ka ng stick. Kasi mamimingwit na tayo ng mga langaw. Ayan o. Saan ba yung isang langaw? Yeah. Focus. Yan, ang swimming sila oh. Sarap ng swimming nila. Punta Fuego Beach Resort. Yung ganito, pwede na to. O, saan ba yun? Maliit na stick. Mingwi tayo. Okay, tayo mamingwi sa... Oop! Yeah. One down. Ba't yung ma-focus tong langaw na to? One down. Next stop. Boop. Naling pala mo pang shot tong ano na to. Ano pa yung isang ones? Teka. Loon pa natin siguro yung next batch. Uy, bago pa. Kakalapag lang. So yan, pwede nyo gawin yan mga ka-fate. Ano, simpleng design lang yan. Simpleng design lang. Sipatin nyo lang yung mga langaw bago nyo takpan ulit. Buong content na to.
Okay, mga ka-fate. Halo-halo muna for second batch. Okay. Halo-halo kami for second batch kasi medyo ano, makapal pa yung kailangan sa dulo. Marami pang butas. Nabot pa rin siya dito. Yun. Nag-dive na naman ang mga bangaw. Bangaw na yan, oh. Ting-tiri-ding, ting-tiri-ding. Meron pa rin siya. So, tatakpan namin ito maya-maya kasi open space to. No? So, sa maliliit nyo na project, much better. Yan, oh. Meron pa siyang lumalapit, oh. Da-da. Gusto pa niyang ano, eh. Lumapit sa alon, eh. Meron kayong maliliit na project, advice ko ay mas maganda na sa enclosed area kayo or bumili kayo ng kulambo, di ba? Kulamboan nyo. Parang di kayo magbabantay. Ito ang case naman namin dito ay tatakpan namin ng plywood. Nakasampung langaw na siguro kami. Gustong gusto nilang mag-swimming, eh. Sinasa bundok kami, ano. Sa bundok kami, mga ka-fake. Diba? Talagang maraming insekto dito. Okay, picture-picture din muna habang nagbibideo. So, we're mixing the second batch kasi gaya na nakita nyo, ayan, may nag-dive na naman. May gitsampo na nalangaw yan. Ayan. Continuously flowing pa yung first batch natin sa araw na to. So, tingin ko kulang pa, eh. Malaki pa yung kulang para mapuno. So, at least konting bawas na lang. Konting router na lang. No? Para mapantay natin totally yung table na to. So, after ma-router, pwede na kayong mag-top coat ng buuhan. I-include nyo na tong mga area na to. Yan. I-include nyo na yung mga area na yan. Top coat nyo ng clear. Kung ayaw nyo naman ng sobrang glossy niya. So, pwede nyong i-buffing lang. Sanding from from 150 grit or 120 pataas up to 2,000-2,500 para matanggal yung mga marks ng sanding sandpaper. After nun, option nyo na, i-buffing nyo. Kung ayaw nyo namang i super glow sa top coat, so i-buffing nyo na. After nung buffing, you can apply wax, no? So, marami namang klaseng wax. So, di ko masyadong kabisado kung ano yung the best, no? Or oil. So, ang ginagamit ko kasi, bee wax. Maraming brand din ng bee wax. Ayan, di pa siya nakarating dito yung yung first layer natin ngayong araw. Ito yung matagal na, eh. Bakit ang liit ang labo? Kasing labo ng ito yung basa, yun, oh. Slowly flowing pa yan. Kasi gaya na sabi ko, self-leveling, epoxy natin.
So, nasa maliliit na project, mas madaling i-level yung wood nyo. So, para pagbuhos nyo, pantay na pantay, i-level nyo rin yung platform nyo. So, sa case na to, yan, kikita nyo. Naglagay kami ng ano dyan. So, yung preparation, medyo hindi tinansya-tansyala yung elevation ng ano, yung slope ng pagkapantay ng wood. So, after continuously casting epoxy, makikita mo na mas malalim dito na part. So, ang case is, kinulsuhan muna namin. Ayan. Sa kabila, may mga konting adjustment, kumbaga. So, ito sa ilalim, kita nyo yung dami ng langaw na nakuha namin sa taas. Ito kasi nauna yung legs niya eh. Pero ako, dahil mas malaki kasi yung board na to, nauna yung legs niya, ginawa nung owner, no? Kasi sa epoxy designing lang yung pinagawa sa amin. So sa part namin, mas preferred namin yung kami yung mag-prepare, no? Para kasi alam namin yung reason kung paano, no? In this case kasi daming leak nito nung una, nung simula, ayun, no? Kita nyo. So, tingnan nyo mga cafe. Ang daming leak niyan. Kasi medyo wala silang idea masyado sa reason eh. At buti na agapan naman namin. Tinukuran lang muna namin ng mga ano. Hindi siya totally sealed kasi. Baka gawa. So for our next batch, buhos muna kami. At tingnan natin kung hanggang saan siya abot. So sa tingin ko, abot na siya sa port na to, yung clear. Kasi ano, umabot na siya, gumapang na siya dito eh. Okay, so we're almost done. Ano, kita nyo naman yung hanggang saan yung clear. Okay, we're done with our second batch of 6 liters sa araw na to. So maraming total volume siguro nito na sa 12 plus ilan ba? 3 6 times 4 24 liters plus 6 30 liters 36 pala kasama yung designing, so maabot to ng 36 liters. First layer yung blue, second layer clear pero with may stones yung una, tapos yung second layer yung alon. So hindi po yan sabay ko ginawa ng design. Yung ganda kasi yung syempre as yung wave yung alon, mas maganda lutang siya dun sa ano. Para medyo 3D yung pagka-effect niya na nasa ibabaw yung alo, di ba? So, hindi po yan sabay dun sa first layer ko na metallic. No? Naka-tatlong layer pa yan. Yung alon, may first alon pa na maliit. Kaya napansin mo yung shades niya, shade nung kulay niya. Merong blue, yung iba kasi niyan, lighter na yung design ng pigment para kung titingnan later on is parang nasa ibabaw na yung pagka-blue niya. Yeah. So by batch po yung design niyan. Yung bato, mayroong bato na nasama doon sa first batch, may bato na yan mas lutang siya compared doon sa baon. So ito yung nauna sa yung bato na yan, yung first batch. Yung mga nakabaon, yung mga makikita mo yung buong-buo yung bato niya. Nasa mga second batch na yan ng metallic, no? Yan. Yun, Peebles White. Ano pa ba? Ok,
Okay, so nakikita nyo yun doon, oh. Yung sa center, medyo paapaw na siya. Pero dito sa dulo, on both ends, medyo malalim pa. So, yan yung usual nagiging problema pag yung wood preparation nyo, eh, hindi nyo na router na level yung maayos. Oh. Si ano to eh. Designing lang kami dito. Hindi kami nag wood prep. Okay. So, kung meron pa kayong ibang katanungan, you can comment down below. Para masagot namin, no? So, ayan, oh. Gamit kayo ng heat gun. So, ganyan yung binabanggit ko lagi. Pero kung may maliliit man na bubbles, ay ma-terminate natin. Ayan. Heat gun. Ano pa ba? Ayun, malalim pa dito sa part na to. So, in that case, pwede yan. Kung gusto nyo punuin talaga, next batch nyo, para minimal lang yung ano, yung ibawas nyo sa wood, pwede nyo lagyan ng sealant yan dyan, silicone sealant, yung mga edge. Pero kung gusto nyo mapuno yung part lang na yun, yung certain part of the wood, ay hindi natatakbo ng malayo yung ano nyo. Yung recent, no? Kasi makita nyo, oh. Ayan, ayan, oh. Kita nyo, that center, paapaw na siya dito. Yan, yan na part na yan. So, kung magbubuhos pa kami ngayon ng 6, ano, hindi na siya advisable, another 6 liters. Hindi siya advisable na kasi hindi po yan mapupuno dito, yung mga both ends na yan. Mangyari na, naapaw na yan dito. So, the following day, pwede na kayo mag-cast ng sunod. Kung gusto nyong punuin yan, lagyan nyo na lang sealant yung part na yan. Or else, yan. Kailangan nyo na pantayin yung wood na to. Bawas kayo dito. Para makuha nyo yung tamang level. Na pantay yung wood nyo. Dahil later on, pag top coat natin, syempre, lalagyan na natin lahat yan. Pero pantay na pantay yung glossiness niya. So, kung hindi nyo ma-level ng maayos yung wood, ang mangyari niyan, syempre, may part na makapal, may part na manipis, no? Yung clear natin. No? So, better para hindi masyadong maksaya, adjust lang dito, bawas lang konti dito. So, I would advise na router na gamitin nyo pa pagpantay dyan. Router na, gawa kayo ng bakal ba or anything, lagyan nyo dito, side na to, kabilaan, isa dito. Patong nyo yung guide ng router nyo. Pero pantay na pantay yung wood. So yun na naman, oh. Hindi talaga matatapos yung langaw na yan. Eh mamaya tatakpan namin ito ng plywood sa ibabaw. Dadive sila dyan kasi akala nila beach yan, eh. Oh. Uy. Oops. Oh, gusto nila yung amoy. Ayan pa. Ito pa, Marnie. Hindi na siguro. Okay. So, sa araw, makikita nyo na yung final outcome nito. Yung kalalabasan. So, to get you updated, kindly subscribe sa YouTube channel namin, Fate Construct Inc. And also like our page in Facebook. This is Engineer Mon. Stay safe. God bless.
Till next time. Bye-bye.